Siya na kaya natin? So lahat sila may mga tanong sa akin this year. So bahala na tropa ko, gusto yung tanong sa akin. Sige, game! Wait lang tayo. Sige, magkwentuhan tayo ngayon. So, tonight with me sa mga tanong ng mga tropa ngayon. Pagtapos sila! Yeah! Game na! Sige, game! Noong magandang gabi, sasama rin natin ngayon yung 2022. This year, tama? Yeah, okay, good. This year. Nakailan travel ka ngayong 2022? 2020, this year. Lumagpas ba ako ng 10? Siguro pati mga domestic flight dito sa Pilipinas. Parang naikot ko ata buong Pilipinas this year eh. May nakapag-apat na country ata ako. Hindi ko mabili lang eh. Ayun. Sino kasama mo mag-travel bukod sa team recipe? May baby cakes na ba? Kasama? Wala akong sinamang babae. Business with pleasure lang talaga. Mission ko doon. Kasi wala akong sinamang babae. Lahat puro trabaho. Trabaho talaga. Trabaho mission, syempre. Trabaho yan. Ano mga ginawa mo sa mga bansang pinuntahan mo outside the country? Ano yung mission mo? Cut. Ready mo. Ano mga ginawa mo ngayon? Mali na. Hindi, sige. Ano mga ginawa mo ngayon na napuntahan mo sa local? Mali. Local country, province, local country, province. Like Bacolod, Iloilo, yan. Sa province, like Bacolod, Barak, Iloilo, ama. Cebu, Zamboanga. Sa local na mga travel mo, no? Okay. Tulad ng Boracay, Iloilo, Bacolod, etc. Anong mga ginawa mo muna doon? Ginawa? Okay, sabi sa mga normal na nanonood, sabi nga nila, namamasyal lang ako na iniisip nila naglulustay lang ako ng pera, pero hindi. Each province na pinupuntahan ko, well, I'm promoting the brand, the recipe syempre, nag-aalok din ako. Talagang sinisipagan ko talaga na makonvince ko kung sino man yung tao makasalamuha o makausap ko para sa negosyo ng recipe. Each province yun, Luzon, Visayas, Mindanao. So alam mo na yung jet life ko. So lahat yun talaga trabaho, no? Walang... Mabukotol, siyempre. Maano yung ano? Talaga, 3, bilang. Teka lang, ano? Gina yun. Gina. So lahat yun, puro trabaho pala talaga. Yung yes, trabaho. Side trip na lang yung gala, yung explore ng lugar. Bonus na lang yung side trip na lang. Yeah, bonus na lang. Kasi kung may sobrang oras mo para mag-gala-gala. Kasi talagang source eh. Paglipad mo ng Bacolod, tawid ka ng Iloilo. Tawid ka ng Rojas, tawid ka ng ganito, ang dami. So itong 2022, Japan, anong huli mong pinuntahan ulit yan? Last time I came, Taiwan. Hindi, sorry, local. Local? Hindi ko na nga mapila sa dami. Zamboanga? Lumagpas, siguro sa Zamboanga. Yung latest, yung pinaka. Kasama kayo. Iloilo, ganun. Mindanao, Zamboanga, latest. Ilang sampu ata na lalipad doon. This year, dami. So yun na ang rock, no? Kasi wala na to. Sa mga probinsya. Punta naman tayo sa international. Wow, Asia. International, Japan, Taiwan, Thailand. Ito huli, Taiwan ka, no? Kaya lang in-interview ng ganito kasi na-weirduhan nga sila bakit parang sunod-sunod nga lahat ng flight ko eh for this year na hindi kaya normal na ginawa ko, ha? Mga normal na ginawa, yung tipong opportunity ang lumalapit sa ilang. Ginawa ko talaga ng para magdugtong-dugtong yung lahat ng flight na yun. Anyway, question na rin. Let's go! Okay, katulad na lang na anong yun. Kasi Luzon, Visayas, Mindanao na punta. Oo. Magtatanong tayo ng pinaka-okay na city. Karoon mo ba? Kasi galing yung Cebu, di ba? Karoon bakit ayon yung lichon? Binimela yung butang na. Ano mo? Santimolo lang yun. Wala mic dun. Santimolo. Okay. Ayun. Yeah.
Nasa local pa rin tayo, puro mga probinsya. Sa lahat ng napuntahan mo na probinsya outside ng Manila, NCR, anong pinaka-kulto, kaninong kultura ang pinakaminahal mo? Example, pagkain, ugali ng tao, lugar, pamumuhay nila doon. Anong pinaka-okay sa'yo? Sagutin ko lang malaang lahat ng pinuntahan kong probinsya, salamat sa mga sweet na hospitality nyo, pag-aasikaso sa amin lahat, appreciate that. Sa food, yung Visayas and Mindanao, malaking diferensya nila, pero talagang masarap ang food both side. Kung papipiliin mo ako sa kanila, siyempre, for me, seafood capital, siyempre talagang masarap talaga. Kung gusto mo talagang kaibang food, eh sa Mindanao ka, doon sa Sambuanga. Kaya shoutout sa lahat ng mga nag-invite sa akin na makapunta ko sa mga province, sa mga tropa, o sa mga ibang reseller, sa mga pinuntahan ko, na talagang nakakatawa naman. Hindi ko ma-mention kung ilang probinsya, kasi habang nagkakalkulado ko sa isip ko, sino masarap na probinsya, like Iloilo, Capiz, ano ba, buong Visayas, sa Norte, sa Ilo, sa Ilocos, buong Norte, sa Isabela, pa Cagayan. Ang dami, mas masarap ang mga food nila. The hospitality and the mga audience, very good naman. Kung paano sila tumanggap, no? Yeah. Especially, lalas sa Sambuanga. Bisita ka. Okay, basta mga, pag sinabi kasi, alasin ko sila, pag sinabi, Mindanao is all Muslim, no? Muslim. Marami rin dalawang grabe, kutsu. Grabe, hospitality nila. Marami rin, NBA, iniisip nila. Ano yung stereotype yun? Merong Tagalog, merong Chabacano, merong mga Muslim. Tsaka kung iniisip nyo, delikado sa Mindanao, hindi naman. They're friendly, masaya. So pinaka ano niya, yung Visayas. Homegrown Visayas. Kasi tagal-Visayas ako eh. All good, masarap. Pero kung mapipiliin mo ko, ala sila sa Visayas Mindanao. So, appreciate. Ay, sarap yung summit. It's amazing. Saan ka sa Visayas? One year na iniikot ko. Yung ano, Pilipinas. Yung nag-Cebu tayo, di ba? Ah, Cebu, yes. Tuna pa nga. Lechon, ano ba? Grabe yun. Tsaka ang purpose lang naman kasi trabaho lang. Kaya, trabaho pa rin naman. Trabaho. Nag-gaming din kami sa Cebu. Masaya. Nag-party kami roon. Amazing na. Ano ba? Sa Palawan, nagpalawan din kami. Masaya. Ish dagat. Nagising naman ako, no? Nagising naman ng guard, no? Masaya. Babalik ulit kami. Yun. Pagkis tayo, 2023. Dong, ano naman marerecommend mo? Hindi mo binanggit yun niya. Inexperience mo magagamit ng bote na ito. Kasi yung babae nga eh, lapit na lapit sa kanya eh, yung magandang sexy na maputi. Wala, may jowa eh. Siyempre may jowa eh. Pagtapos na... Hindi, lapit na lapit sa amin. Pagtapos ng lokal. Pero taga-Manila siya. Go. Pinaka the best, at marerecommend mo na beach. Beach. Kung babae, joke lang. Kung may kasama, gano'n? Kung may kasama, ha? Matik yun. Masasabi ko, tunay na talagang paradise sa... you should come Palawan, El Nido. Sarap dun. Tapos na ang usapan. Ayokong sirain yung pangalan ng mga ganong beach or mga ganyan. Pero kailangan talaga puntahan mo muna sila. Yeah. Then after that, pinakadulong-dulong talaga naman talagang pang-honeymoon. Na talaga literal na paradise. You should go to El Nido, Palawan. Ganda ron. Tapos na, breaking record na rin talaga. Grand and eventually next year, baka sa mga punta Saan ba yan? Siargao? Hindi ga. Amanpulo. Surprise! I'll be coming on Amanpulo. Bili mo ka turun dun. Mura lang, sabi natin natin turun dun eh. Sige na. Next. So tapos na tayo sa pagkain, sa dagat, lugar mismo, sa view. Kumpara natin yung mga tao mismo. Tao naman. Lahat yung probinsya kasi. Yes. So lahat sa kanila, ikumpara natin sa Manilenyo. Yung pinagkaiba. So nakakatawa talaga doon. Kung ano yung pinaka-in na bagay sa Manila, meron sila. Hindi sila naipagtagi sa atin, pero talagang kaya nila. Kumahawal. Hindi mo kasi ayaw mong probinsyano sila. They can't afford tangina. Ayun. Mapanis talaga. Asyendera. Asyendera, oo. Yun, madami. Hindi mo yung mga balo sa Manila, tinatagusan ng mga taga-probinsya. Talaga!
Talaga, nauuna pa sila sa taga Manila kung meron sila mga unit na gano'n. Pero yun nga, isa ba about the bike show o yung Thai culture ng ano, sa ano rin eh, ultimo sa shoes, sa looks, sa langoy siya talaga nagkakaiba. Pero how they live in, kung paano sila mag-party, pareho lang din talaga. Gimikan meron. Ay, yung makukumpara mo pala kasi... Mas grabe sila mag-alak. Grabe umalak doon. Babae. Pero maaga sila. Maaga ang bukas nila. Maaga sa alas. Alas dos pa lang. Alas. Closing time na lang. Ayun kasi, 5 PM pa lang. Alauna kami nagpunta eh. Yun. Alas dos sarado na. Ganun daw pala talaga sa mga ganda. Kaya lang so lahat yun, yeah, puro magagandang katangian yun. Yes, talagang memories talaga siya. Masaya talaga. So may, all in all, meron ka bang bad experience sa lahat? Bad experience? Medyo weird. May na-experience na kami na biyahe nun eh. Habang nagka-travel kami, pa-uwi kami galing El Nido, pabalik kami ng Puerto Princesa. Meron kami experience na, kasi nag-rent kami ng kotse noon. So yung mga tropa tulong sa likod, si Biot tsaka ako ang nasa unahan habang nag-drive. Tatlo beses kaming umiikot sa ano, para siyang... Sa lugar. Yun yung nakuwento niya. Para siyang ano eh, parang laki, tatlo beses umiikot. At para siyang gubat? Oh, gubat talaga. Nakaka-weird doon, yung backhoe, dalawang van na puti, tapos kami, tatlo beses kaming umiikot sa lugar na yun, pababa kami ng bundok. Yun lang talaga ang itsura niya. So sabi ko, tayo na. Bumabalik na kami. Nakakatawa rin, yung backhaul na sirandaan, yung dalawang van, yun lang talaga ang itsura niya. So talagang ano, talagang masabing nabati kami doon. Parang talagang elemento yung... Ano, weird. Pero yun lang. Welcome sa inyo. Nag-sign of the cross na lang din kami. Then, eto, walang Diyos. We're safe pa rin naman. Pero mabalik mo rin kami. So, kada nagka-travel kayo, make sure din na minimize mo rin yung ingay mo, yung kakulitan mo. Hindi yung porket taga Manila ka, akala mo lahat kaya mo. Kung modern na yung phone mo, yo, lahat talaga meron pa rin. Pati yung mga tao. Respeto pa rin sa nature, sa mga, sa kultura doon, sa lala pala. Pero also, yun nga yung tabi-tabi po. That's the word. Sa lahat ng mga natutunan mo na in-explain mo nga kanina, ano yung siguro maipapamahagi mo sa amin o sa mga nanonood? Sa mga nanonood, pag pumunta ka ng probinsya, alam ko yung mga bisyo ng dati, mamasyal at i-enjoy yung mga lugar doon at yung ano, pero lagi mong baunin, lagi may tabi-tabi po. Kasi kahit anong moderno ng panahon, meron pa rin hindi nakikita. Alright, yun yung mga superstitious na ganyan. Pero one thing na masarap iuwi naman dito, ako, alam ng mga nakakasalamu ako pang araw-araw, talaga may ugali ako mag-hospitality ng bisita at tao. Kung alam mong gagot kupal din yung tao na yan, hindi mo rin kailangan gantihan sa lamang yung masama ka sa ila. Know your limits na lang din sa pagkisama sa ila. Kasi syempre, dayo ka nga lang sa probinsya na yun. Kailangan so, good memories. Oh yeah, I have each probinsya, lahat yung may memories. Kaya babalik ako sa mga probinsya na puntahan ko ngayon and this next year, mas lalo pa ako ng ano. Actually, buong Pilipinas, ikot ko lang din talaga. Siguro, Batanes na talaga ang hindi ko pa natatawid kasi natatakot ako dun eh. Yung pantalan nila, hindi normal yung pantawid. Dagat. Oh, hindi talaga normal. Malula pa naman ako sa mga alon-alon na ganyan. Ayun. Have a great experience sa lahat ng province. Besides in Mindanao. Good memories. Yeah. At ano yan, Cholo? Hindi pwede lipat agad. Book mo na ng ticket. Oh, yun. Asia. Hindi, nag-ano siya. Nag-Japan ko siya. Asia naman lahat ng pinuntahan. Ano unang pinuntahan mo sa Asia? Southeast Asia. Anong pinuntahan mo doon? Wala nang Southeast Asia. Tapos naman ang bansa, tapos. Ayan. So, tapos na tayo sa usapang domestic. Dako naman tayo sa... Pinuntahan mo? Anong ginawa? Ano ba? Oh, sige. Itong 2022. Itong 2020. Usapang 2020 totoo pa rin. Magaga magtanong. Usapang 2020 totoo. Ano mo nang una? Black buy talaga yung sa Japan, hindi. Anongin mo na kasi? Anong unang pinuntahan mo sa
this year. Ibang bansa, oo. Ah. Itong 2022. Okay, in-invite ako ni... In-invite. Actually, may lakad ang PMP boys kasi meron silang project na video shoot sa Singapore. Mm. Tapos piniyem ko si Melvin. Sabi ko, sabay ako sa'yo. Then the story is, hindi pala kasama si Dog doon. Tapos, sinurprise namin na kumpleto kami. Kaya, napasama ko lang Singapore. Okay, the mission ko naman sa mission. Dahil di ba nakapunta lang Singapore, sumabay na ako sa nila. Then, syempre, habang nagka-travel din naman ako, nag-aap ako ng opportunity na mamaya may makuwi akong product doon, ma-connection ko doon, ano bang lifestyle, matutunan ko doon. Higit sa lahat, kaya rin ako nagta-travel lagi. Bumibili ako ng karanasan. Bumibili ako ng lesson. Ako namang lalo magpapatibay sa sarili ko. Mong kultura sa Singapore? Singapore. Tatlo kasi, di ba? Adam ko. Lifestyle ang masasagot ko sa Singapore eh. Kasi akala ko may mga ganda spot naman sila. May mga ganito. Pero lifestyle, ibig sabihin lifestyle, mahal. Yung mga branded na mga clothes and the product, nandun lahat eh. Tapos, ano pa ba? Food. Singaporean food. Napalifestyle nga siya. Lifestyle, ano lifestyle? Napabili ako ng belt. Baka na nanaginip ka pa. Matulog ka muna ulit. Inilipat ko muna sa iyong camera. Hindi. Yung nag-i-interview sila, hindi sila ready. Tinitesi ko sila kung gaano sila kagaling mag-lead ng isang topic. Hindi, gago. Girls and tigers. Baka na nanaginip pa kayo. Girl, daan lang ka na doon. Baka na nanaginip kayo. Matulog muna kayo. Ano ba? Ano ba? Yung ma-experience na bilhin doon. Tumili ako ng LV na belt. Siguro, wala mo. Sa Pinas, siguro mga 50-something, mga 50k. 50,000 sa peso, no? Peso. Grabe, no? Para sa belt, no? Yung ba yung kauna-una ang bili niya na ano? Kauna-una ang bili ko na ano? International designer. Okay. Designer brand. Pero kung pahapdian ang gastusan lang talaga, pyesa pa rin. Oo, talaga. Pa rin talaga. Nag-holdingans ka ba ron? Nag-holdingans ka ba sa... Trabaho. Sabay na yun, Sintosa. Trabaho yun. Sintosa, yun. Yun. Gumagalaw ba yun, no? Hindi. Wala na rin eh. Revolta lang na yun eh. Sabi ko, uwihan niya ako yung tubig dun sa Lion, isang bottle lang eh. Pagkain dun niya, kamusta sa Singapore? Parang ano, Singaporean food. Chinese? Parang hindi eh. Parang ka-relate ng Thai food yung Vietnam. Tatlo yun, Dok. Di ba ka spicy rin? Iba-iba, oh. Yung India kasi, meron yung Indian kasi doon, yung mga community, yung mga... Sari-sarino silang... Kanyari, Indian food, Chinese food, Malay food. Tingin sa lahat, may community ang mga Indian doon sa Singapore. Iba-iba talaga, no? Tingin sa lahat, pricey ang Singapore kasi Singaporean dollar. Oh, grabe nga yung... Kaya sa mga gusto pumunta doon, i-make sure mo na may talaga may budget ka na. Think twice, no? Think twice. Palaba ka talaga doon. Kung opportunity sa work, pwede kasi maganda sahod eh. Maganda kitain mo doon eh. Yun. Yung lugar doon niya, malinis ba talaga? Sobrang linis sa Singapore. Talagang naka-sila, lukado. Bawal guman yan. Disiplinado. Tapos, ang naiintindihan ko lang din doon, yung traffic, matulang traffic doon. Okay. Ang mga, sa mga bansa na napuntahan ko, ang lesson doon sa pagbili ng kotse, every year, tinatapon na yung mga kotse pag na-expert na sa pagkakas. Disposable, no? Disposable. Huh? Kailangan mong bumili kasi by tax nga. Kaya ngayon, hindi nila ma-afford ng mga locals doon yung gusto mong kotse. Kasi mataas na lang yung tax eh. Mm-hmm. Kaya masasabi mo, pag may kotse ka, may sarili kang kotse sa mga bansa na ganyan. Mapera ka talaga. Big time ka talaga. Look, kasi you're paying the bills. Hindi gaya sa Pilipinas, sa country natin, basta may pera ka, kahit hindi na umaandar dyan, bulok yan. Pwede pa rin. Kahit hindi mo pa rehistro, diskarte mo lang talaga paano yung gagawin mo. Kaya, ganun nagkaroon ng overflow traffic sa Pilipinas. Kada isang tao, mayroong 6 na sasakyan. Walang buwitigil eh. Kahit hindi na ipende, tapos na ba? Hindi katulad sa kanila, dinidispose yung ano. Tsaka mataas din ang tax sa akin. Friends sa mga delikado. Yung kinikwento mo nung, yung ano, yung... sa Damami ba yan? Damami, okay. Yung Transformer, yung masaya. Rides. Yung Transformer na ano, sa Universal Studio, masaya. Sobrang 3D, sobrang galing, sobrang ganda talaga. Wala talaga masabi. Ngayon, may isa doon na parang maliit na
na kwarto, kwarto. Dumami. So, isipin mo, tangin na, wala namang roller coaster dyan sa loob nila. So, tapat ako. Akala ko, parang ano lang, yung gabi na nag-gym. Maglalakad ka lang. Maglalakad ka lang. Maglalakad ka lang. Wala na ako naman ganyan. Mayabang pa ako eh. Pag upo ko doon, biglang sumara yung ano. Tapos napakahigpit. Ginagalad ko. Sabi ko, putang ina, namuro si Dom talaga. Drop, drop, no? O, Dom! Putang ina, ano to? Ano to? Biglang umatas pa ganun. Kumadyo ganun. Eh. Bumilo. So, biglang bumuka. So, expect mo, aakat, ah, diba? Hindi. To mind. Mag-dive lang roller coaster, pumikit na lang ako. Tapos, kagat-kagat ko lang yung dila ko. Ayun. Pag dila ko, tapos na yung ano, tapos sumigaw lang ako. So, after ng Singapore, anong next country mo? Ang next country ko, ang lipad ko naman na sumunod doon is Thailand. Yeah, mm-hmm. Thailand naman ako. Thailand, Thailand. So, kwento mo kami ng konti sa Thailand. Okay. Anong pinaka pinuntahan mo doon, dahilan, pinaka-dahilan? Okay, ang dahilan, ang mission ko talaga sa Thailand is, yun nga, yung recipe flatsheet natin, iba pang product natin, kung ano pang maaaring madampot ko na product sa Thailand. Then, ayun, nagkaroon ako ng aberya. Usually, lagi naman talaga yan, kahit sa inyo yan eh. Every time na may mission ko yung bago o bagong produkto, bagong mission, bagong plano, lahat yan nagkakaroon ng aberya. Depende nilang talaga sa iyo kung paano mo i-handle yung mga troubleshoot na yun. So, hindi natupad yung pumunta ako sa warehouse ng Placid, tapos i-meet up ko pa isa pang may-ari ng galong product at isa pang galong product. So, nagkaroon ako ng, So, hindi ako nag-alit, hindi ako gumawa ng emosyon na parang ikakasira ng araw ko. So, wala, tinanggap ko lang. Then, patience lang din talaga. Then, from nowhere, balik agad ako sa city ng Thailand. Kasi ang racetrack at ibang mga factory, malayo. Medyo malayo. Malayo eh. Babiyahe ka pa ng mga eh. Babiyahe ka pa ng probinsya. Ayaw siya kay Kuya Atan and Maweng na nagsabay sa akin, nag-guide sa akin sa lugar na yon. Okay. So may naman ka nag-invite sa akin doon na opportunity. Yun, nakaka-surprise yung pala doon, yung culture ng marijuana. Hindi ako magpapakipokto sa inyo, hindi taga ako gumawa ganun. Okay. Hindi naman porket legal ang marijuana sa Thailand is kahit saan pwede kang magsinte, kahit saan pwede kang magkaganon. Makakabili ka lang nun sa mismong sa mga dispensary, ibig sabihin, mga store or sa mga food cart na pwede kang doon. Pero hindi ka pwede rin magsinte sa labas. Yung pwede gamitin. O dyan na saan nila naglalakad. Hindi yung squatting na addict ka. Dapat private. Meron talagang kwarto para doon kayo may smoking area. Para doon talaga kayo. Pat area, yeah. So, yung bong, libre yun. Yung papers, bibili ka na sa kanila. Lahat nandoon. Lahat yun. Walang ano yun, ha? Walang limit yun. Hanggat kaya mo, bahala ka. Pero hindi siya bara-bara na pag naglalakad. Legal yun. Bawal. Yossi, no? Number one rule din na bawal magsinte ng marijuana doon is sa harap ng bata. Bahal magsinte rin sa harap ng eskwelahan, sa mga mosque, sa mga temple. Masama yun. Hindi squatting ang living ng mga gumagamit ng marijuana. Medyo maluwag lang talaga sila sa pag-train. Sinunod nila yung rules. Tinanggap nila. So, hindi ka rin makakapag-underground ng magbenta ng marijuana doon kasi may dispensary na nga. Pero may violation pa rin kung nagbenta ka ng marijuana sa kalsada. Pero wala kasi yung doon. Masaganda. Magpakaruhalo talaga. Mag-dispensary ka lang din talaga. Ayun. So, yung mga kasama ko doon, yung mga nakasalunguha ko ng Pinoy, the other tropahan doon, yung mga hip-hop doon, sina Yanggu, sina Yangzu, sa Ekamai. Masaya! Sabi mo lang, like Singapore yun, may purpose pala talaga. Kaya sabi niya sa Thailand, grabe nga pumorma yung mga Ayun! Yun! Surprise ako! Kasi, pag nagdalawas talaga kami ng Thailand, ang mission talaga is karera, pyesa sa motor. Pyesa ng motor. Pagdating ko ng Thailand naman, sabi, tangay namin, grabe hip-hop doon. Tangay na kung ano talaga, kaita mo sa mga TikTok ng Thailander. Wow, shes, man, sasabihin mo nasa heaven ka, pag nakita mo yung mga bahay nila. Well, sabi nga nila, nasa poor lady boy. No, hindi naman lahat eh. Tanggap na talaga ng culture ng Thailand, yung magpa-retoke o magpa-surgery. It's up to you kung na hindi talaga tanggap ng Pilipino, yun ang Pinas yun eh. Ayun, masaya ang party club ng Thailand. Masaya! Babalik ako doon, nasa mag-club doon. So nagkaroon din ako ng opportunity rin ng dalawang negosyante na nag-offer sa akin. Well, if ever magtuloy kami,
Lean paper, dokumento, and rights. Let's do this. Thailand! Don Bat, ano? Ba't tinuturo may Thailand? Gago. Nakaganyan lang ako. Hindi ko pinapamasa sa'yo, nakaganyan lang ako. Don Banwa Ninong. Banwa Ninong. Yun. Nga pala nung. Okay. Japan ng pinakamahirap na pasukan na ano. Kasi sa lahat ng country, oo. Dahil may visa. Kailangan pa ng visa. Exactly. Yun. So kaya sa Thailand and Singapore, walang visa rin. Mayroon pumunta lang, mayroon pumunta. So, nung after nung Thailand mo, nag-Japan ka. So, ano ang ginawa mo sa Japan? Ginawa ko sa Japan, minisyon. Siyempre, lahat naman, gusto rin, kagaya natin mga Pilipino, gusto natin matawid din yung Japan kasi marami ang mga spot doon, di ba? Pero, mahirap talaga pumunta lang Japan kasi kailangan hirap ng visa. So, visa, kailangan mga dami-dami requirements doon. Pero, sa dami rin ang pinunta kong country, ready ko nung ayong question nila sa'yo pag in-interview sa immigration, pero nakakatawa lang talaga, narinig ko lang, in-stop. Welcome to Japan. Ah, ganun lang. Okay, so di na ako kinabuhan. Okay, so, namasyal ako doon, then kinita ko yung mga kababata, other friends sa Pinoy. Sa Japan, nung anong meron? Culture nila, ba't sila talagang binabalik-balikan at sobrang gustong daming pumunta. Kung para sa akin yung tanong na yan, ako sagot, bukod sa tourist attraction, yung current money maganda. Maganda ang kitaan. Pangalawa, kaya mong magtrabaho ng dalawa o tatlong trabaho sa isang araw. Kaya maraming opportunity sa Japan. Pero yun nga lang, ang hirap kumuha ng contract work paper para makapagtrabaho ko doon. Pero, yung punta ko nga doon, may offer kagad sa akin na trabaho. Yun nga lang, basta, pwede na magtrabaho doon. Kaya ako bumalik doon. Kaya gusto ng mga taong pumunta doon. Pangalawa, gusto nila yung mga spot. Like yung Disneyland, ano pa ba, Mount Fuji, the weather is good. Okay, ang Thailand, mainit. Ang Singapore, akala ko malamig, mainit din pala doon. Tropical country din. Oo, talaga mainit doon, para Pilipinas din. Then, ang Japan, talaga malamig. Lalo na, December pa punta ko doon, malamig talaga. Yun. Nag-i-snow. Yung pinakamainit nila, yeah, anong katumbas dito sa atin? Normal na pa. Yung normal na weather. Na, puntaan tayo yung Thai, yung malamig na sitwasyon doon. Parang yun na yung normal. Yung umuulan pa. Kaya ang kalaban mo pa nasa Japan ka, sa malamig na bansa ka, yung pagbangon mo. Kasi pagod ka na nga eh. So syempre, lalong mahimbing yung tulog mo sa weather na malamig. Sa lamig pa. Sarap matulog talaga. Yun. Saan mga lugar ka napuntang... Nang mga lugar ka napunta sa Japan? Pinagkasa ko lang yung itinerary ko. Sabi ko nga, Disneyland, so magdito. So napunta ako lang talaga yung Disneyland, masyal ako doon. Ano pa ba, pumunta ako sa mga high luxury na mga branded, sa Shibuya, nagpunta ako sa Shibuya Crossing. Masaya doon, masaya sa Shibuya Crossing. Sigat yun eh. Biray mo ba sa Shibuya Crossing? Pag bukas mo ng train, sobrang taang tao, mahigit. Di lang, 2,000 yun. Tapos habang bago ako tumawid, may stoplight, di ba? Kasabay mo, puro heaven na babaeng Japonesa na talagang kalokohan, talagang di ka makapagsalita na shit, talagang ganda talaga yun. Yun ang number one experience ko sa Shibuya Crossing. Ang saya doon. Yung Shibuya parang ano eh, parang luneta na talagang tawiran ng bawat tao, ano, bawat busy na tao. Doon yung lugar na yun. Masaya. Then, makita ko ng Shibuya Tower, kinakita yung lahat ng city light, maganda, masaya. After Shibuya, yun, bumaba kami ng Yokohama. Doon yun, sa Yokohama City naman, sila lumungo nila mga tropang pariwara. Yun nga, La Bosnick, sina Monyo, sina Iman, yan. Yung other tropa ng mga taga Yokohama. Ako na nag-request, gusto pumunta ng Gundam. Gundam? Yun, talaga! May malaking Gundam. Yun, sa video na yun, talaga na... Starstruck talaga ako, siguro mga 30 minutes hindi gumagalot. Ang galing! Na talaga yung bakal doon, yung bakal ng Gundam, yung akala mo plastic talaga. Hindi! Solid talaga! May eksena pa doon. Nagmamakaawa ako, nagbabayad ako ng ilan lapad na gusto kong makasingit para umakit ako sa Gundam dock sa 7th floor.
Sabi, ay, hindi pa tuktok. Kasi may oras ang galaw ng robot. Every one hour, nagalaw-galaw siya. May program talaga. Oh, galaw mo. Eh, problema. Meron kami ticket ng 4 PM onwards sa Disneyland. Kaya pinagkasya ko lang kung ano man yung clips. Kaya next time, go on escape na ako sa Gundam Yokohama. Yon! Mas maaga, no? Mas maaga. Yeah. Pero ang pinaka tinirahan mo is Tokyo, no? Oh, kinidnap nila ako. Nakabook ako, nakabook na hotel ko 1 week sa Akihabara para makati yun eh. Kinidnap nila ako, dinila ako Yokohama. So, for the whole week, dun talaga ako nagstay sa bahay ng tropa. Yo, shout out kay Uchi at kay Edman. Yee! Mamaya ko dyan, man. Yokohama boys. Wala. So, alam naman natin na ang sinusundan ng Pilipinas sa pagdating sa motor is Thailand. Mm-hmm. Ngayon, ang sinusundan ng Pinas pagdating sa kotse ay Japan. So, kamusta ang car scene? Car scene ng Japan. Sabay yun. Car scene ng Japan. Talaga. Naglaan din ako ng oras doon. Maswerte ka kasi mayroon akong schedule doon na isang buong maghapon, nag-uulan lang. So, pumunta kami sa famous na parang second hand na building, tatawagan na Up Garage. So, yung building na yon puro supply ng mga second hand na chinang-chap na lumang sakyan. So, makakabili ka ng mga legit Japan car parts talaga lang doon. Okay, then, yung gabi, yung araw na nag-Disneyland kami, sabi ko, along way ba yung papuntang Daikoku? Bakit? May doon talaga yung sikat na ano eh. Car meet ng mga car guys ng Japan. So, dumaan kami ng Daikoku. Oh, sakto! Meron talaga. So, natanggal yung pagod ko, natanggal yung inip ko, yung boring ko. Ngayon, nakakita ako ng mga gusto kong kotseng bilhin sa Pilipinas na wala naman talaga. Medyo meron dito, pero masyadong pricey kasi sobrang rare, no? Oh, rare. Sobrang unicorn na. Gaya ng Skyline, yung R32. Ano pa ba? NSX. Supra. Mga Supra. Pagayang. Tapos, totoo, nagpapahabol sila sa mga police. Kasi, sobrang, ano eh, 5-lane yung mga Skyway dun eh. So, malalaman mo kagad na kareris na yung mga kotse ron. Pag naitam yung mga bumper nila, basag-basag. Yun, yung mga Silvia. Naka-strap lang sila. So, ibig sabihin, pag ganun yung kotse nila, ano to, drifter to mga gagawin to. Tsaka pag malaki talaga yung tulog ng makina. Yun, especially, lalo yung mga GTR na ang lalaki ng load. Yun, siyempre, may mga kabataan din ng mga nagka-car guide. Ano, yung mga laki EG, mga JDM, yun, puro lowered. Sagad lowered ng mga tao doon. No? Wala nga, may naka Airsus, pero mas more on talaga sila sa ano. Sa so, wala naman natang humps. Walang humps. Walang abs sa Japan, walang job. Wala kaya kahit mag-static ka na mababa, okay lang. Lagaan eh. Lumak yan. Isa pa sa napansin ko doon na hindi uso Grandia doon. May Grandia pero mas more on na gusto ng mga Hapon ang Alphard. Alphard talaga. Bro, siya, mas mataas na, no? Mas mataas na. Tingin na yung quality ng country nila. Kaya tuwang-tuwa ako nung napunta ako ng Daikoku na panood ko yung naka-attend ako ng car meet nila ng gabi na yon. Saya! Napapanood ko yun sa vlog ko, Daikoku Nights sa Nino Chicken. Nandiyan lahat ng klase ng kotse. At yung may isang matanda rin doon na nalimutan ko yung name niya. Sikat yun sa Daikoku, sa mga pioneer. Ano pa yun? Legends of the 90s pa yung mga story na yan. Sa car meet ng Daikoku. Kaya masaya doon. Kaya pag muli ko on Japan, isa sa mga ano kaya itinerary ko, umatin ng car meet nila ulit. Yay! Kamusta ang mga Japanese doon yan? Mababait ba talaga lahat? Ah, yung hospitality, ganun din naman. Pareho lang. Hindi, kasi ang asikaso sa'yo doon is Pinoy. Pinoy. May tropa naman na Hapon. Ayos naman din naman. They're good din naman. Trabaho is trabaho pa rin ang mission nila doon. Pero yun nga lang din. Tapos, babae. Hindi naman blurred eh. Totoo ba? So, yun no. Sobrang ilang araw? 5 days ka sa Japan. So, bilis lang din. So, after mo nag-Japan, umuwi ka ng Pinas. Oh, isang araw lang. Oras lang. Then, umuwi lang sa nanay ko, tsaka tumis lang sa anak ko. Yun lang din talaga. Then, lumipad ka ng Taiwan. Taiwan, okay. May offer yung tropa doon. Then, bumasyal din ako sa mga tropa din sa Taiwan. Then, yung tropa na si Dylan Tato from Palawan. Yes. Sinamahan ko siya roon. Siyempre, business talk pa rin. Negosyo pa rin ang punta namin. Meron kami sa Taiwan. Mabilis lang din naman. So, Singapore, napasama ka kay Dog. Mm. Thailand, asikaso ng produkto natin. Yeah, piyesa sustentos. Japan.
is para sa experience. Bumili ng karanasan, matatakan ng... Kasi ang laking puntos nun. Ang laking puntos nun, matatakan ka ng may visa na bansa. Kapakaya sa passport mo, sa passport mo. So sa Taiwan, I said I assume na usapang tattoo naman to. Ah, tattoo shop 'yun. Tattoo shop pinupunta ko kay Ron Garcia sa Taoyuan City. So pangalawang balik ko na doon. So umisado na rin yung galawan sa Taipei at having a great experience there with two joints way before doon may nagsama-sama lahat. Kaya yung travel ko sa Taiwan, sinama ko talaga yung tropa mo na nato. Then ayun, may personal din akong diskarte. Kung ano man madampot ko ulit, mabenta ko sa Taiwan. Then, actually, 2 weeks ko talaga ako dun eh. Kaso, Nag-cutting trip ako. Sinubukan kong, sabi ko, kumitaan na ako. Tapos, in-experience ko lang talaga na, ano, bigla-bigla, ura-urada, bigla ako uuwi. Alas 4 ng hapon, si Jobs, kinakalampag. Biyara mo ako, biyara mo yung plane ticket ko. Bakit? Uuwi na ako kasi gusto mo dun eh. Parang 4 days, 5 days ka. Mga bill ko siguro, mga 13 kaya yata. Siyempre malaki. 16 one way lang yun. One way lang yun. Biglaan eh. Hindi, ano yun eh. May processing pass siya kaya. Kaya ganun din ang bill. Considered na emergency plan. Parang kasi yung ano kayo. So, biglaan eh. So, nagbuwag na lahat. Nung pa-uwi na nga ako, sabi nagpapa. Kasi, ang hirap magpaalam eh. Ayun, tre. Uwi na ako Pilipinas. Bakit? Ganun lang. Minasabi mo, wala, tanga. Yung Taiwan kasi sa kanya, parang sumakailang siya ng jeep. Jet life talaga. Parang babalik na siya yun. Yo, talagang jet life yung ginawa ko na yun sa Taiwan. So, marami ng experience ni Nino sa ano, sa Taiwan. Eh. Kaya alam ko lang. Gamay niya na Taiwan. Gamay niya na. Taiwan, Thailand. Hindi naman basis eh. Taiwan, Thailand, parang... Japan lang talagang first time. Isang LRT na lang sa kanya yun. Japan lang talagang first time. Yes, sa Japan nga, di ba, nawala nga kami doon. Hindi ko nasabi pa yun, nawala kami ng mga 9 p.m. to 1 a.m. Naligaw. Naligaw kami kasi doon, sa basta Asia, walang subtitle doon, lahat talaga kung ano yung written type. Number nga alam yun. Walang English, no? English dun eh. Kaya pag wala ka internet, patay. Di na nag-i-English sila, patay. So iniya ko lang muna si Ima noon sa ruta namin. Balik ko lang sa topic sa Japan ha. So iniya ko lang si Ima magkapakapa sa Google, magtanong-tanong-tanong. Inaapit kami ng niya 9 p.m. to 1 a.m. wala kami. Tangina, paano kami atras abante kami, palayo kami ng palayo. Kasi nilipat na kami ni Yokohama noon eh. Ayun. Tumagos pa rin yung ano, yung magtanong ng magtanong, tsaka mag-Google ka. Tsaka yung internet talaga. Yun. Tsaka oy, meron pa lang oras ang ano ang train hanggang 11 lang sila. Kaya imagine mo yung last ride namin, inabot pa kami ng 2 rides. Dalawa na. Kasi wala na. Last trip pa talaga. Kaya ako nagkataon, wala na 911. Sunduin mo na kami rito. Ayun, yung isa sa experience ko sa Japan. So ayun nung tapos na yung mga province tour, international, Singapore, Thailand, Japan yon, Taiwan. So anong biggest lesson mo this year? Biggest lesson ko sa travel ko. Babalik ako doon. Marami akong nakuhang karanasan. Each province, each country, lahat yon. Alam ko rin yung country na magkakapera ka, may makukuha kang product doon o sino man pwedeng bentahan ng product sa country na yon. So biggest lesson, yun na. Yung buong travel ko pinagsama-sama ko. Experience. Eh higit sa lahat, tinatakaw ko kasi yung ano yung passport ko eh. Para by January, kukuha na ako ng visa sa US. So, surprise lang natin kung anong plano ko next year. May dapat ba kaming abangan sa 2023? Lagi nyo aabangan kasi consistent ako sa ginagawa ko eh. Diba? Walang script, walang prank, lahat yan totoo. Diba, hindi ko kayo niyayabangan. O sige, niyayabangan ko kayo para lalong ganahan ka na, uy, kaya ko yung ginagawa niyo. Uy, parang kapareho ko lang naman yan eh. Talagang kapareho mo talaga ako. Kumbaga, nasa'yo na yan kung paano mo magsisilbing reference o idea gasolina. Yung pro o gasolina ako sa ginagawa para ganahan ka na, kaya mo pala eh. Talagang kaya mo naman talaga eh. So, yung vlog na to, tiyatanong nila, sila katanong lang sa akin anong ginawa. So, pinagduktong-duktong ko na lang, medyo hindi pa maayos yung paano sila mag-video, paano sila mag-lead ng documents. So, bibili na ako ng isa pang camera na mas maayos, may rappel na rin, mas maayos,
para yung 2023 namin na production ng Recipe Family Gang Gang, mas maayos na yung media namin. We got, alam ba, naka A7 na Sony. Alam ba, may studio na kami lahat-lahat. So, yun, surprise na lang sa lahat ng gagawin namin. Tune in dahil konti na lang, few more, alam ba, few more subscribe. Malapit na ako 100K subscribe. Yo, mag-harap na ako. Music money naman kami ngayon. So, saan gusto mo? Saan gusto mo? Maririnig mo yung music namin. Yo, surprise na lang din sa lahat.